Sino hindi makakalimot sa larong ito? Almost every single person sa buong mundo ay nakapaglaro na ng Angry Birds. Ito ang pinakasikat at pinakapopular na mobile game noong 2015. Ito rin ang most downloaded game series of all time with 2 billion downloads worldwide. Ang larong ito ay naging bahagi ng masayang kabataan ng bilyong-bilyong tao sa buong mundo. Ngunit, back in 2020, isang iceberg chart ang naipost mismo sa Twitter by the name of Vote Squidward. Ang chart na ito ay naglalaman ng mga disturbing information tungkol sa pinakasikat na laro na tinatawag na Angry Birds. Today, we will dive deeper sa mga kakaibang entries na matatagpuan sa kailaliman ng iceberg chart na ito. Para maunawaan, ang iceberg chart ay isang larawan ng isang iceberg. Ang chart na ito ay may mga layer mula sa tip of the iceberg hanggang sa kailaliman ng bundok na yelo ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa larong ito. Ang mga topic na makikita natin sa tuktok ng iceberg chart ay mga common knowledge or mga basic information tungkol sa nasabing topic. However, habang lumalalim ka sa chart na ito, ay things start to become more weird and disturbing. The further you go down sa chart ay the more unnerving, more mysterious, at more disturbing ang mga entries na matatagpuan dito. Maaring makita mo ang video nito na may kapareho dito sa YouTube. Ito ay sa dahilan ang chart na ito ay minsan nang naipost sa Twitter back in 2020. Kaya naman, let's start the video. Gaya ng isang lumulutang na bundok ng yelo, ay magsisimula muna tayo sa kalangitan. Iisa-isahin natin ang mga entries na sigurado akong pamilyar ka na sa mga ito. Rovio. Ang Rovio Entertainment ay ang kumpanyang lumikha ng legendary game na ito, founded back in 2003 by Helsinki University of Technology. Ads. Ito ay tumutukoy sa ads na lumalabas sa tuwing maglalaro ka ng classic Angry Birds. At ito rin ang mga advertisement na nai-release upang pasikatin o i-promote ang larong Angry Birds. Angry Birds Movies. Ito ang iba't ibang mga Angry Birds movies na nai-release sa mundo. Ito ay ang The Angry Birds Movie 2016 with an estimated earning of $352 million. Then after 2 years ay na-release naman ang Angry Birds The Movie Part 2 noong 2019 with an estimated earnings of $154 million worldwide. Wow. Angry Birds 2011. Ang isang specific moment na nangyari sa Angry Birds franchise back in 2011 ay nang na-release ang game na ito sa Facebook. During that time, ang Facebook ang pinakasikat na app sa buong mundo at hindi lahat ng game ay maaaring makapasok or ma-feature sa social media app na ito back in the days. Kaya naman, nang ma-release ito sa Facebook back in 2011, ay lalong lumaki ang market ng Angry Birds, making them the number one game back in 2011. Golden Egg. Ang Golden Eggs ay, well of course, gintong itlog na nakatago throughout the game. Napakaswerte mo once na makakuha ka ng very rare na object na ito. Ang gintong itlog ay nagtatago ng iba't ibang level ng laro. Depende rin kung anong season or version ang nilalaro mong Angry Birds. Ang Golden Egg ay isang bonus feature. Kapag na-unlock mo ito, ay magbibigay ito ng access, isang secret level or secret challenge. Speedrun. Ang speedrun ay isang playthrough or completion ng isang laro with an objective na matapos ang laro sa loob ng maiksing oras. Ang speedrun ay nagagawa lamang ng mga mamaw sa laro. Tulad sa Angry Birds game ay meron din ganito
kung saan makita mo sa leaderboard ang mga top player na nakasolve ng mga puzzle sa loob ng maiksing oras or minuto. Matilda gender change. It's possible na this referring sa confusion sa tuwing gagamitin ang karakter na ito sa laro dahil talagang malilito ka kung lalaki or babae nga ba ang ibong ito. Hanggat hindi mo ginagamit ang karakter na ito ay aakalain mong lalaki ito dahil na rin sa pagkakahawig nito sa main character na si Red. Malalaman mo lang na babae ito once na maghulog na ito ng itlog. Kaya naman, nang nai-release ang Angry Birds movie ay pinalitan nila ang design ni Matilda upang magmukhang babae. Dave7748. Ito ay tumutukoy sa isang YouTuber na gumagawa ng kakaibang animation ng Angry Birds. April 2020 incident. Ito ang pangyayari kung saan sa hindi maipaliwanag na dahilan nawala sa lahat ng App Store ang iba't ibang version or season ng Angry Birds. Dahil dito ay nagkaroon ng malawakang backlash dahil sa insidente nito. Ito nga ang hudyat ng unti-unting pagkalugi ng kumpanya. Weird Chuck and Poached Egg. Ang Poached Egg sa Angry Birds ay ang pinakaunang level or stage in the original Angry Birds game. It served as a introductory section. Sa introductory nga ay makikita ang weird design ng character na tinatawag na Chuck. Ang weird part dito ay ang old design na ito ay hindi man lang nagamit ng kumpanya ever since na nai-release ang larong ito. Duolingo. Isang kaganapan ang nangyari back in 2019. Nagkaroon kasi ng collaboration ang Duolingo at ang larong Angry Birds. Sa mga hindi nakakaalam, ang Duolingo ay ang pinakasikat na language learning platform at ang most downloaded educational app in the world. Kaya naman, talagang pumatok ang collaboration ng dalawang ibon na ito back in 2019. Angry Birds Comics. Ang entering ito ay tungkol sa iba't ibang rare comic series na nai-release back in 2014. Eri Polkinen. Ang entering ito ay pangalan ng isang music composer. Siya ang nasa likod ng mga original soundtrack na maririnig sa Angry Birds game. Tulad na lang nito. Angry Birds Soft Drinks. Ang entering ito ay tumutukoy sa iba't ibang soft drinks ng Angry Birds franchise. Ibig sabihin, hindi lang plushie or mga toys ang binebenta ng Rovio Entertainment, maging ang mga soft drinks din ay pinuntahan na ng Angry Birds franchise. Angry Birds Volcano. Ang larong ito ay tanging ma-access mo lamang once na bumili ka ng Pepper Candies produced by Phaser Confectionery. Ito ang kakaibang collaboration ng Rovio Entertainment at ng Phaser Company. Makita mo sa loob ng plastic ang special code na siyang ilalagay mo sa minigame ng Angry Birds Volcano. Angry Birds Chrome. Ito ay tumutukoy sa version ng original na Angry Birds game na dinevelop specifically for Google Chrome web browser. Ito ang collaboration between Rovio Entertainment at ng Google. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangang mag-download ng larong ito sa Play Store or sa Apple App Store dahil pwede mo na itong ma-access via Google Chrome. Patunay lang nito kung gaano kasikat ang larong ito na kahit ang mga dambuhalang kumpanya ay nakikipag-collaborate sa larong ito. Sa kasamaang palad ay hindi mo na ito malalaro pa sa Google Chrome. Angry Birds Breakfast 1 and 2. Ang larong ito ay hindi masyadong kilala ng publiko or at least walang masyadong nakakaalam ng larong ito. Ang larong ito ay makukuha mo lamang kapag bumili ka ng Nestle cereal. Nakapaloob dito ang isang CD na naglalaman ng larong Angry Birds. Isa na naman itong kakaibang collaboration ng Nestle Company at Rovio Entertainment. Impormasyong hindi ko alam noong mga panahon. Lost Media.
Ang entering ito ay tumutukoy sa mga larong inalis ng kumpanyang Rovio Entertainment simula nang ma-bankrupt ito, kabilang nga dito ang Angry Birds Flash, Angry Birds Plus, Angry Birds McDonald's at Angry Birds Coca-Cola. Angry Birds Season Soundtrack. Ang Angry Birds Season nga ang ikalawang series ng Angry Birds Games at ang entering ito ay tumutukoy sa iba't ibang background music na maririnig mo sa bawat season ng Angry Birds. Deviant Art. Ang Deviant ay isang American online art community na nag-feature ng mga artwork, videography at photography. Maraming mga artists at fans ang gumawa ng kani-kanilang interpretation ng mga Angry Birds characters. Kasama na rito ang environment, ang stories at ang mga design. Sa madaling salita, ito ay mga fan-made art related sa Angry Birds. Well, ang ilan sa mga ito ay napaka-weird. Angry Birds. Ang entry nito ay tungkol sa isang nakakatawang version ng larong Angry Birds. Sila ay tinatawag na Agri Birds. Agri stands for agriculture dahil imbes na manira ng mga bagay na kadalasan nilang ginagawa, instead, sila ay nagtatanim sa bukirin. Ito ay isa lamang fan-made game na nai-release back on April Fool's Day noong taong 2015. Angry Birds Breakfast Number 3. Kung ang Angry Birds Breakfast 1 and 2 ay nasa taas ng iceberg, ang Angry Birds Breakfast 3 ay medyo nasa ibaba. Ito ay dahil ang game version na ito ay napaka-rare. Makukuha mo lang ito once na makita mo ang game code sa isang Nestle breakfast cereal, which is ang Milo. Accurate Map of Pig and Angry Birds Island. Ang entering ito ay tungkol sa aktwal na mapa ng buong laro kung saan matagpuan ang mga characters sa Angry Birds game. Bootlegs. Para i-summarize, ang entering ito ay tungkol sa mga piniratang version ng Angry Birds game. Kasama dito ang mga game console, mga damit at mga merchandise na pinirata. Angry Birds Team Balkan Blast Remix. Ang entering ito ay ang pag-feature ng isa sa mga theme music ng Angry Birds. Sa sikat na dance video game na tinatawag na Just Dance. The Angry Birds movies aren't canon. Ang entering ito ay tungkol sa hindi pagiging konektado ng mga movies sa mismong Angry Birds game. Napaka-weird kung iisipin. Pero kinukumpirma ng Rovio na ang larong Angry Birds ay hindi konektado or canon sa mismong Angry Birds movies. Angry Birds Cheetos. Ang entering ito ay tungkol sa pinopromote nilang snack na Cheetos sa Turkey back in 2012. Isang palaisipan hanggang sa ngayon kung bakit ang entering ito ay nasa ilalim ng iceberg chart. Tila may kung anong sikreto or misteryo ang natatago sa early version ng Angry Birds. Tulad ng Angry Birds Volcano ay may ilalagay ka rin game code upang ma-access mo ang kakaibang version ng game na ito. Dahil nga hindi naman lahat ng tao sa buong mundo ay nakabili ng Cheetos, ay hindi lahat nalalaro ang version ito. Iilan lang ang nagkaroon ng access ng version ito. Angry Birds Creepypasta. Ang entering ito ay tungkol sa creepypasta stories related sa Angry Birds game, kung saan may isang taong nakakita ng Angry Birds DVD sa isang park. Ang DVD ngang ito ay naglalaman ng mga gruesome at disturbing scene. Pinaniniwalaan na may sumpa ang DVD. Ngunit tulad ng mga creepypasta stories dito sa internet, ginawa lang ito upang manakot at mag-entertain. Bum has a literal bum inside. Ang entering ito ay very self-explanatory. Kung kilala mo ang karakter na ito, ay alam mo na sa oras na tumama ito sa isang bagay, ay bigla itong sasabog. Ngunit, ayon sa entering ito, ay may dalawang teorya kung bakit at ano ang naging inspirasyon ng Rovio Entertainment sa paglikha
ng karakter na ito. Ang una, ang karakter na ito ay hango sa mga ibon na pinag-eksperimentuhan during World War I, kung saan ginamit ang mga ibong ito upang maging mga bomba sa digmaan. Tulad kung paano ginagamit ang mga daga. Ang ikalawang teorya ay kaya sumasabog ang ibong ito ay sa dahilang may totoong bomba ito sa katawan. Ngunit ito ang ayaw ipaalam ng Rovio Entertainment dahil sa censorship. Hall Dead Body. Ang entering ito ay tungkol sa cursed version ng Angry Birds game, kung saan may kita ang bangkay ng karakter na nagngangalang Hall, isang kulay green na ibon. May kita ito sa isang Arabic YouTube channel. Hindi tayo sigurado kung totoo nga ba ang curse effect ng videong ito. Ngunit, ayon sa aking pagsusuri, isa lamang itong parody na ginawa ng isang Arabic content creator back in the days. Turn around. Ang isang entering ito ay napaka-weird, kakaiba, dahil may dalawang teoryang umiikot. Ang una, kapag ginamit mo ang mga ibon ng pabaliktad o kapag paulit-ulit mong hinahagis sa opposite direction, ang lahat ng mga ibon ay biglang mag-a-appear. Ang isang video kung saan kinakain ng mga ibon ang isang baboy in a gruesome way. Ang ikalawa ay katulad sa unang teorya na kapag paulit-ulit mong inihahagis ang mga ibon, to be exact ay 30 attempts, ay makikita mo ang aktwal na dugo ng mga karakter na ito. Sa mismong laro, once na magamit mo ang mga ibon bilang mga bala upang sirain ang mga structure, ay maglalaho ng kusa ang mga ito. However, sa pagkakataong ito ay hindi ito mawawala. Instead, makikita mo ang wasak na hitsura ng mga ibon sa loob ng game. Maraming nagsasabi na isa lamang itong alamat. Ang ilan naman ay naniniwala na isa lamang itong bug sa mismong laro. Ang entry ngang ito ang pinaka-weird sa listahan at in the same time ay napaka-misteryoso. Hanggang ngayon ay hindi matukoy kung gaano nga baka totoo ang entering ito sa iceberg chart. Ngunit, isa lamang ang sigurado tayo na ang ibig sabihin ng turnaround sa entering ito ay nangangahulugan na paggamit ng mga karakter pabaliktad. Hindi may kakaila na ang larong ito ay minsan nang tumatak sa puso at isipan ng mga kabataan. Isang sikat na laro na tinangkilik ng mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo. Isang mobile game na naging sikat at nilaos ng panahon. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.